Ang ating ebanghelyo ngayong Martes, ika-20 ng Agosto, ay nagmula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po ang magliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ay galing kay Brother Arnold Aviles ng PDCC. Nakaranas ka na ba ng isang desert experience na ginawa sa loob ng isang retreat? Nagkaroon ako ng pagkakataong maranasan ito. In our 3-day retreat noong nasa mission pa ako sa Mexico, mayroon kaming isang araw na pinalabas sa syudad na walang dalang pera. Sa aming paglabas sa retreat house, kailangan makabisita kami ng 7 simbahan at magdasal. Kung nagugutom kami sa daan, kailangan makahanap kami ng paraan upang maibsan ang gutom. Pagkatapos ng paglalakbay, ay babalik na sa retreat house. Minalikan ko ang karanasang ito. Wala mang pera ang bulsa ko habang naglalakbay sa syudad. Puno naman ng pananampalataya sa Diyos ang aking puso. At dahil sa Diyos nakaangkla ang aking pagtitiwala, mayroong di maipaliwanag na galak at saya sa aking kalooban. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinahayag ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at hindi sa kayamanan ng mundo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga na tayo ay magtiwala sa Diyos at hindi lamang sa kayamanan o material na bagay. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagmamahal, kabutihan, at paglilingkod sa kapwa. Sa pag-unawa sa mga aral na ito, tayo ay tinutulak na magtiwala sa Diyos na buong puso at isaisip na ang kanyang mga plano ay laging mas makabuluhan kaysa sa anumang yaman o kayamanang material na maaari nating makuha sa mundong ito. Manalangin tayo. Lord, grant me the grace to constantly trust you every moment of my life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.